Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rumdi TV. Ngayon nga ano, itong patuloy na paghalughog, paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOGC Compound. Itong si Diwata, General Turi, mga kababayan, ay hindi matanggap ano, na hindi pa nila naaresto hanggang sa ngayon itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ilang araw na ba itong naghanap itong mga kapulisan na ito? Nasa 8 araw na o 6 na araw na ba? Pero nga, wala pa rin Pastor Apollo Kibuloy na kanilang natagpuan. Aminado naman itong si Diwata, mga kababayan, General Turi, na hindi daw pala tibok ng puso ni Pastor Apollo Kibuloy yung nakuha ng kanilang penetrating underground radar. Ibang puso daw yung mga kababayan, ha? Baka napupusuan ni General Turi yung kanyang natatagpuan, mga kababayan. Iba daw. Ayon kay General Turi, hindi daw yun si Pastor Apollo Kibuloy. Ano, sinabi naman ni General Turi sa interview ng mga taga-media, mga kababayan. Yun ang ano, itong si General Turi, tawag nito, mga kababayan, tinatawag kasi nila itong si ano, si Diwata, kasi nga excuse me, di ako nag-ano nito, mga kababayan, ha? Nawawasa ko lang din ito sa ibang mga nagko-komento na ito daw si General Turi ay si kamukha daw ni Diwata. Kayo lang, hindi nyo bahalang umusga. Ako, nakikiuso lang ako, mga kababayan, ha? Yun ang ano, sa patuloy nga na paghalughog kay Pastor Apollo Kibuloy, maraming ang sinasabi itong si General Turi. Ito daw tunnel ni Pastor Apollo Kibuloy ay konektado doon sa private hangar ni ano ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan nakakalipad daw. Ibig sabihin, wala na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung ganyan naman pala, baka gawin ng katwiran, gawing katwiran yan ni Diwata, kaya hindi nila General Turi, kaya hindi nila naaresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nakatakas gamit ang sasakyang himpapawid, mga kababayan. Kaya talagang napakadaming palpak naman, mga kababayan, ha? Hindi lang itong pagpapadala ng napakaraming kapulisan. Biruin nyo ba naman, mga kababayan, nasa 2,000 mahigit, tapos nagdagdag pa ng mga kasundaluan. Akala nila pala, mga kababayan, ay yung kanilang tinutugis ay talagang tawag nito, mga kababayan, yung kriminal na terorista, yung marami ng pinapapatay, maraming pinatay. Talagang makikita lang armado at maraming tauhan. Maniniwala pa ako kung ganyang kadaming sundalo, mga kapulisan, ang kanilang ipapadala kung si Nurmi Suare, mga kababayan, yung kanilang hinahanap. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, nakikita ba natin na gumawa ng karahasan ng mga karumaldumal na patayan itong si Pastor Apollo Kibuloy? Wala naman siguro, mga kababayan. Yun ang ano, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sir Nick! Sir, pwede ito? Sir, very short lang, sir. Kasi update, sir? Dali lang yun, sir. Dali. Thank you, Sir Nick. General, mayong buntag, sir. Naatay ginatutukan no, sa radar, sa PNP. Usanin yung mga, nakapatay mga specific areas. And confirm ba yun, nagawin si Pastor Apollo Kibuloy dito? Napakalagyan ang lugar na ito. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we nga naagid si Pastor Apollo Kibuloy? Nandiyan yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Katiel ng ganun, sabay biglang may babagsak. Na maghihimatay. Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Katiel, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo kanina may... Kaya naman ng ganung klaseng mga kalokohan. May radar, sir. Anong ibig sabihin sir? Meron tayong life detector, okay, na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati yes. Sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Hindi nga confirm na may namatay daw po sa loob niyan, bro? Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa akin. Sa itong radar, sir, nanatay na sponsor na heartbeat ba sa tao? May mga nakikita tayo, kaya lang negative. Hindi si Pastor na nakikita natin. Pero ano okay. Yung mga facilities sa loob na ito talaga natin, sir? Negative mo, walang... Bilang naka-person? Kaya pa nga, ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. Scanning lang. Inaalam nyo namin kung alin dito ang pwedeng pagpagpaguan niya. Kasi ito ay larong tagutaguan. Sa 130 hectares of property na may kasama mga
distraction ng mga miyembro niya. Paano ako makapagtrabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? Wala akong idea ba? Kaya mga report tayo, wala pa tayong kumpirma. Pilang nakaka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property ka ron? Pilang nakaka-percento? Yung mga tao tayo dyan, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1-4. Sito ko, kaya yung sublan, sir? 30 hectares ko dito. Ano po ang status ng research, sir? Sabi nila yun. Sir, pero di na magunong. Ang tuloy na ito makuha today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam mo, alam nyo nakita namin, we will publish the rooms. Ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir? May mga pictures pa ng mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. So, may tear gas. Sir, ano po ang dapat maintindihan nyo? Maraming ko kami tear gas kanina. Ha? Ito to yun. Sir, ano po ang dapat maintindihan nyo sa police operation? Baka naman kanila yun. Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Quiboloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan, ang isa nahuli na. Si Pauline Canada, kasama sa warrant, nahuli na namin, nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin again sa tao na yan. Na ang kaso ay karumang dumal na human trafficking, child abuse, at ilan pang mga kaso. Sir, what's the operation whole day ngayon? Hindi lang whole day ito. Whole day, whole night. Huli bukas, whole night bukas. Hanggang sa magkita namin siya. So wala kami kaming papayag. Wala magpupulaw dito. General, lang intel na to, si Pastor lang ba o napunta sa sulod ako pa? Hanggang sila lahat. Maraming mga rooms na mga bata dyan, hindi na namin ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakagaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apollo Quiboloy. Sir, we're looking for 5 accused. Pero makonsider ba ninyo na ginasulti ka rin sir na overkill ang ginahimo sa kapulisan? Paano maging overkill yan? Halos hindi kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang lalakas ng mga sound system na gusto makipag-debate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko. Hindi ito ang lugar para mag-debate kami kung tama o mali ang waran. At wala rin kaming personalidad na mag-debate kung inosente o guilty si Pastor Quiboloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito. Ang trabaho naman ni Pastor Quiboloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sinasabi nila, hindi pa raw guilty, kaya hindi raw wanted, hindi raw guilty. Okay, sir, can you show us the warrant, sir? O paano siya maging not guilty? Kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis. Ang magsisimula lang ang paglilitis kung siya ay magpahuli or mag-surrender sa korte. So, wag ba sa pag-block ng panag-block sa mga nito clean o CCTV? Kasi may ito kayong mga mga drugs doon para masira doon si FDRI yan ang labusin. Sinira ang CCTV, naka-live tayo sa SMNI. Paano nangyari yun? Sira ang CCTV pero naka-live. Sir, can you show us the arrest warrant, sir, na inyong gidala ka ron, sir? Come again? The arrest warrant, sir. Sa itong ginadala ka ron na documents? Andiyan sa ating legal officer. Okay. Sir, what will the public expect? Wala nang kwanya. Wala na tayong wala na tayong diskusyon kung balido o hindi ang arrest warrant. Tapos na tayo doon. Tapos na yun. Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung invalido yan, hindi matagal na sana nang sinabi na invalido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Quiboloy Quiboloy. So, ibig sabihin, balido talaga ang warrant. Nagtatago siya eh. Sir, just to clarify again, sir, kahit na wala kayong makita after lahat ng search and scan, wala pa rin mag-pull out hanggang hindi surrender? Ganun ba, sir? Hanggang wala kami nakikita rito. Okay. Or hanggang hindi pa namin natatapos ang thorough search.
Okay? Tora search ang inyong mga wala po sa mga report? May target tayo, sir. Wala lang lang ang pagkakas. Hindi lang So, hindi dapat ang i-expect ng public sa operation natin, sir? Hindi naman namin inaabala ang public na makita nyo ang kalsada sa harap ay ino-open namin, nag-auto-traffic. General, confident pa muna na sunod din yung rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest. Ano? Are you confident? Isip leader sa PRO 11 nga na sunod din yung rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Tibuloy. Actually, maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga lang nagkusang nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dyan sa ating speaker, di ba? Yung sabi namin, nandito kami para implement ang warrant of arrest na ito laban kay Tibuloy. So wala nang question about that, kaya nga binuksan nila eh. Ginabawalan niyo mag-welga, sir, sa sulot? Bawal ang welga sa mga kaning mga members sa KOGC sa sulot? Anong welga? Kaning kuhan sila, sir, ba? Gabaran sila sa inyo, ha, nga? Kasi nagiging pang story sa inyo, ha, karoon? Actually, dinitolerate lang namin yan. Eh, kanilang paniniwala yan eh. Sige, sa respetuhin na lang natin yan, pagbigyan natin dahil na... karapatan naman nila yan na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila is security bordering to obstruction of justice. Hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin dahil sa mga pagkukulong nila. So may narasto ba kanina, sir? May narasto ba? Wala pa kanina narasto. Pero na yung mga namatay daw, sir? Mga? Sabi nila. Sila yung mga bata daw pinatrauma doon sa loob, sir. Sabi nila. Wala pa naman nila nakikita. Pero walang bata, sir, sa loob. Wala kami. Ako, personally, wala akong nakita bata. Okay, sir, imo ang mensahe sa mga members sa KOJC nga nasa sulod. Pare-pareho tayong Pilipino. Iisang batas na ating tinitingnan, iisang konstitusyon na ating tinitingnan. Ngayon ho, maliwanag na may isang korte yung nagsasabi, hulihin ng mga police o law enforcement agencies si Apollo Tibuloy at ang lima pa. Sana sumunod na lang tayo. Marami naman kayong abogado, may eskwelahan kayo dyan ng mga abogado. Marami kayong resources, marami kayong pera. Ipensahan nyo ang sarili nyo doon sa korte, sa harap ng judge na nagsasabi na arestuhin si Apollo Tibuloy. Tigilan na natin yung diskusyon dito sa kalsada dahil pare-pareho lang tayong naabala sa totoo lang. Sir, paano po natin ma-appease yung members na humupa yung tension, especially here outside, sir? Nasa kanila yan eh. Kanina sir, sa loob, kung makita nyo, napakagulo ng mga miyembro. General, kung makita nyo na pa si Pastor Apollo Tibuloy sa sulod, are we expecting a peaceful ang pag-arrest sa iya, ha? Or na ay mga lahi pang mahita mo? Yan ang hindi ko ma-predict. No? Sana naman si Apollo Tibuloy, pag makita namin, eh, sumuko lang na mapayapa. Huwag na niyang utusan, na niyang mga tauhan na magpakamatay para sa kanya. Pero sa yung mga... ginagawa niya ngayon, na talaga namang... hindi mo naman maintindihan eh. Kung talagang naniniwala nga ba talaga ang mga tao na yan o... wala. Sir, natin yung mga order nga shoot to kill, natin yung mga order nga maglabay o granada. Can you, sir? Shoot to kill order, legal person. Imposible yun. Granada naman dyan, hindi naman war zone yan eh. We're trying our best. May nakita ba kayo naman rin dyan? Mga itong mga police karon, sir, high power or low power ang dala? Pare-pareho. Kombinasyon ng aming mga baril dyan na dala. So ilang percentage na tayo sa wala pa, nasa 1/4 pa lang tayo. Basically, we're just starting. As of this hour, we're just starting. Inside the KOJC, sir, 1/4 pa. Sir, kung gusto po ito nitinibigyan, ang operasyon ninyo? Na-order ako rito. Ako umorder rito. Kasi ako arde rito at may wanted dito sa harap ng kampo ko lang. Nandiyan lang ang kampo ko. May wanted dito, di ba? Dati anin, buti na kuha na namin ang isa. Eh talagang araw-araw, makikita nyo naman. Sabi nila, nung mag-jogging ako rito, nakakos ako ng traffic, tingnan nyo ang kanilang mga illegal parking. Hindi nila nakikita eh, na illegal parking yan. Ordinary ako tao, mag-park ka dyan dahil naghihintay ka ng kamag-anak mo sa airport, huhulihin ka ng polisya. Bakit sila? O pinapatikita ko rin, para makikita rin natin talaga kung ano ang dapat. Pero sunod kita kang Senator Bato, sir, katong during the Senate hearing na walaon na gadang taning mask sa ato mga polis. Wala naman ah. Hindi sasabihan namin ang mga polis. At talagang kinukusyon namin. Sumunod ka lahat ng regulasyon. Ayan ang mountain sa walay na ba? Binilang sa aking busy. May oras para sa lahat. So as of this time sir, ang focus sa ninyong KOJC compoundary sa Katipunan, yes. Sa Kaybuhan. Yes. Sir, final message sir sa lahat ng public na nakatutok ngayon sa inyong operation. The PNP shall enforce the law without fear or favor. Thank you.
Thank you po, General. Yun ang ano, maliwanag mga kababayan na itong sinasabi ni General Turi, ano, na hindi sila aalis ng QOGC compound kahit na matapos na yung paghalugog nila. Kahit siguro mga kababayan, pinakadulo-dulo na ng QOGC compound, kailangan talaga siguro ni tawag nito ni Diwata este General Turi na tingnan pa rin. Kasi nga mga kababayan, kung walang Pastor Apollo Kibuloy, malaking kahihiyan ano kay General Turi yung kanyang ginagawa. Hindi daw order ni PBBM na hanapin, halughugin ang QGC compound. Kung hindi, order daw niya kasi siya nga daw yung RD sa Davao City, sa lugar na yan. Kaya hindi daw niya ipapull out itong kanyang mga tauhan. Ito naman sinasabi ni tawag nito mga kababayan, Diwata. Diwata tuloy, tawag na tuloy sa kanya. Kay General Turi, na itong mga nag-illegal parking, aarestuhin daw ng mga pulis. Kayo din yung mga pulis dyan, kayo dapat itong aaresto. Sino pang aaresto dyan? Sa mga nag-illegal parking, inandyan na kayo, nakatutok na kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Para namang pinagluloko nyo ang mga tao sa mga sinasabi mo, General Turi. Yun lang ano, kayo na lang yung bahalang humusga. Parang magulo talaga, mga kababayan, ha? Magulo ang administrasyon na ito. Napakadaming kontrobersyal. Bakit itong si Pastor Apollo Kibuloy ganun yung pirsa na pinapadala nila ano? Bakit kay Bantag walang ganyan? Bakit kay tawag nito kay dating congressman Arnie Tevez walang ganyan? Andoon si Arnie Tevez, nakakulong sa Timor Leste. Yon, kriminal yon, talagang maraming pinapapatayon. Bakit hindi nyo pa maibalik dito sa ating bansa para managot sa kanyang mga ginagawang kasalanan? Mga buhay, mga kababayan, ang nawala nung ginawa ni dating congressman Arnie Tevez. Tapos itong si Pastor Apollo Kibuloy ang inyong tinututukan. Yan ang ano, dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang ko kay Edisa Borby, kay Mama Berge Perreligious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Lods Rosali Malit, no? At sa lahat na lang, mga kababayan, once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.